Finally nga kapatid ay may roster reveal na nga ang ibang koponan dito nga sa MPLPH na kung saan tila'y inunahan na nga ng ESL ang paroster reveal ng mga koponan na kalahok nga dito sa finals challenge. Na kung titingnan kapatid, itong si Idol Chaknu ay nag-stay sa Smart Omega MP, sure na wala na dito nga sa CU soon at maglalaro na nga dito sa Blacklist International. Irad, nagbabalik nga dito sa koponan ng RSGPH. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga itong ESL Challenge Finals na kung saan magaganap na nga yan sa unang linggo ng Agosto. Na kung titingnan kapatid, tila'y may paroster reveal na nga itong ESL. Dito kasi kapatid ay pinakilala nga ng ESL FB page kung sino-sino nga yung mga kalahok at mga miyembro nito. At nakita nga natin kapatid na ito ngang si Idol Chaknu ay nag-stay sa Smart Omega, which is good din naman, lalo na't nagkaroon na nga ng tamang momentum itong lineup ng Smart Omega dahil sila nga kapatid ay nanggaling dito sa qualifiers. At ang ganda nga ng kanilang ipinakita sa qualifiers kapatid na kung saan kahit nga itong BTR Indonesia ay hindi umubra dito kila Idol Chaknu. Kumbaga, nabuo na nga ng Smart Omega yung kanilang momentum at tamang timpla ngayong off-season ng MPL. Kaya naman, sa tingin ko rin kapatid ay baka hindi rin lisanin ni Idol Chaknu ang koponan ng Omega dahil syempre magandang momentum na yan para sa MPL Season 14. Kaya naman, ang rumor nga kapatid na itong si Idol Chaknu ay mapupunta dito nga yan sa Blacklist International ay hindi nga magkakatotoo. Bukod nga rito kapatid ay may rumor din itong si Idol Chaknu na mapupunta dito nga sa Onyx PH at yan ay mananatili na lamang na rumor dahil ngayon nga ay nasa lineup pa rin ng Smart Omega itong si Idol Chaknu. Sana nga kapatid ay gumanda ang momentum ng Smart Omega dito nga yan sa ESL at pati na rin dito sa MPL Season 14 dahil sa tinagal-tagal na nga ng panahon kapatid ay hindi nga umaalis itong si Idol Chaknu dito nga sa Smart Omega. Noon pa yang nasa execration siya hanggang naging Smart Omega na nga ito kapatid ay umaasa pa rin itong si Idol Chaknu na makukuha niya ang kampiyonato dito nga yan sa MPL. Pero iisang kampiyonato pa lang ang nakukuha nitong ni Idol Chaknu at ito nga ay walang iba kundi ang MSC 2021. Matapos nun ay hindi pa rin nakukuha ni Idol Chaknu ang titulo ng pagiging kampiyon dito nga sa MPL. Sana ngayong season nga kapatid ay finally makuha na nga ni Idol Chaknu itong kampiyonato niya sa MPL gayong nag-i-stay nga itong si Idol Chaknu sa Smart Omega. At panigurado nga kapatid kung hindi man makukuha ni Idol Chaknu ang kampiyonato dito nga sa MPL, dito na nga yan malilipat ng ibang koponan. At baka dito pa nga makuha ni Idol Chaknu ang inaasam-asam niyang kampiyonato. Bukod nga rito kapatid, wala rin sa lineup ito ngang si MP The King para dito sa CU soon. Isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi na nga nag-renew ng kontrata itong sa MP The King para nga yan dito sa CU soon. Sa MP The King nga kapatid ay mapapabilang nga dito sa
sa Blacklist International na kagaya nga ng rumor na kumakalat dito nga sa ML community. Nasa bakasyon kasi itong Blacklist International na kung saan tila ay nagkaroon na rin sila ng roster reveal sa pamamagitan nga ng kanilang mga My Day, dahil iisang lugar nga ang My Day nila MP The King at ang ilang miyembro ng Blacklist International, at kasama nga rito itong si Coach Bonchan. Sa madaling salita kapatid, nasa kupunan na talaga ng Blacklist itong si MP The King. At kung titingnan, mangyayari nga kapatid yung inaasam-asam natin na pagtutuos nga nitong ni Nats at pati na rin na MP The King dito nga sa MPLPH, na kung saan kamakailan nga kapatid ay naging mainit nga ang dalawang yan, lalo na't noong kasagsagan ng MSC 2024, na kung saan kapatid nag-ugat nga ang init nito ngang ni MP The King dito kay Nats matapos ngang i-share nito ngang ni Nats ang post ni Boss Dogs na ginugudlak niya nga itong sa MP The King. Pero ayon nga kay MP The King, iba nga ang naging dating nun sa kanya. Kaya naman trash talk, malala nga ang inabot ni Nats dito nga kay MP. Bukod dun kapatid ay hindi naman siya pinapatulan nito nga ni Nats sa mga trash talk nito. Pero syempre alam natin na iba rin naman ang gigil nitong ni Nats dito nga kay MP The King. Kaya asahan nga natin kapatid na magtatrash talkan nga ang mga yan, dahil sobrang init pa rin talaga ni MP dito nga kay Nats. Mapupuno at mapupuno nga itong si Nats sa mga trash talk at taunting nga nagagawin na MP The King dito nga sa RSGPH, kung sakaling magtatapat na nga yan dito sa MPLPH, na kung saan yung mga taunting na ginagawa ni MP The King doon sa MPL Cambodia ay dadalhin niya yan dito sa Pinas, na kung saan magpapainit nga yan ng ML community. Bukod nga rito kapatid, ito ngang si Irad, matapos tanggalin sa RRQ Hoshi ay nagbabalik na nga dito sa RSGPH, na kung saan fit na fit naman talaga ang laruan nito ngang ni Irad sa RSGPH. Sadyang inalat nga ito sa kupunan ng RRQ Hoshi, dahil alam naman talaga natin kapatid na ang problema nga dito sa RRQ Hoshi ay ang kanilang mga locals at hindi nga itong si Irad. Kahit anong galing kasi ng isang manlalaro kapatid, mababaliwala nga yun, lalo na't may problema nga sa mga local players doon sa Indonesia na kagaya nga dito sa kupunan ng RRQ Hoshi. Pero syempre, madalas ngang masisi ang mga Pinoy na import natin dito nga sa MPLID, lalong-lalo na kung hindi nga ito nagpapakitang gilas. Tandaan natin kapatid na ang mga Indo teams nga ay papalit-palit yan ng kanilang mga players. Kung hindi magkakampyon, panibagong lineup na naman ang kanilang ang ilalineup sa mga susunod pang season, na kagaya nung nangyari dito nga sa RRQ Hoshi, na kung saan ngayon nga kapatid itataray naman ng RRQ Hoshi ang kanilang full Indo lineup. This time nga kapatid ay hindi nga sila nag-import ng Pinoy, kahit nga yung mga coaches nila ay purong Indonesian. Kaya naman dito nga ba masasabi na natin na makakukuha na nga ng kampyonato itong RRQ Hoshi? Aasahan nga natin yan kapatid, at papatunayan nga nila na kahit walang Pinoy ay kayang-kaya nila makapagkampyon. At mabalik nga tayo dito kay Irad, na kung saan magtatapat din itong si Irad at pati na rin itong ang si Carl TC dito ngayon sa Snapdragon. Kung ating titingnan kapatid, mayroon pa ngang unfinished business nga ang dalawang yan. Noon kasi kapatid ay nagtatrashtukan nga itong si Irad pati na rin itong ang si Carl TC. Matutuloy nga ba ang init ng dalawang yan dito sa MPLPH? Isa rin yan sa ating aabangan, dahil kung titingnan natin kapatid, may babalik na nga ni Irad ang kanyang prime dito nga sa MPL, lalo na't nagbalik na nga itong assassin meta. Ganun din naman itong si Carl TC na sobrang husay din gumamit
gumamit ng mga assassin jungler noong hindi pa nga uso ang utility tank jungler, na kung saan kapatid hindi naman tatawaging Carl Tusok itong ang si Carl TC nang wala lang. Magaling talaga yan gumamit ng mga assassins na kagaya nga ng Lancelot, at hindi rin magkakaroon itong Bren Esports ng Lancelot M2 champion kung wala nga itong si Carl TC. At ngayon ay tuluyan ang nagbabalik ang pabilisan ng kamay at daliri dito nga yan sa MPLPH. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E comment mo sa baba. Maraming salamat.